Three, two, one. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. So, what's up mga katimang? Nandito tayo, nagkakape. Kasi ngayon mayroon akong story sa inyo. Kain muna tayo ng biscuit. Dito kasi kapag OFW tayong mga Pinoy, kumakain tayo ng ating pagkain kagaya ng biscuit, pandesal, o ano-ano pa man, no? Pagkatapos, isaw-saw natin sa kape. Yan ang pag-usapan natin ngayon, yung isaw-saw sa kape. Kasi habang ako'y nagluluto sa pagkain ng aking alaga, nag-pancake ako. Habang ako nagluluto, nandun yung kape ko sa tabi ko. Pagkatapos, ayun, kumakain ako. Habang akong kumakain at umiinom ng kape, humingian siya ng tubig niya, pati biscuit din niya. Sabi ko, kain ka din ng pancake mo pero hindi pa naluto. Hindi pa naman yun masyado marunong magsalita, pero nag-yes-yes na siya. Hindi ko yan namalaya na habang kumakain pala ako, kinukopya pala niya ako niyan. Kinukopya niya ako kung paano ako nagkain. Hindi ko yan alam, kanina ko lang nakita na kinukopya pala ako. Yung isang araw nakaraan, pinakain ko yan siya ng yung soup, yung isda, fried chicken, yun, ganun. Sabi ko sa bata, ito, ba't niya isaw-saw sa soup yung mga fried chicken, yung siguro sa isip ko, yung gusto niya siguro yung matunaw yung sa fried chicken. Crunchy kasi yun, siguro gusto niya yung, nasaw-saw na. Kanina nga ko lang nakita na ako pala yung kinukupya niya. Kahit sinasaw-saw ko dito sa kape ko. kahit yung alam mo na yung Pinoy style talaga, no? Dito sa kanila, hindi yan sila mahilig yung sinasaw-saw yung pandesal o yung bread. Ako lahat sinasaw-saw, pati bread, saw-saw ko din. Hindi lang pandesal, no? Ganun. Saw-saw, ganun. Natawa ako kasi ako palang kinukupya ng bata. Sabi ko, uy, huwag mo kupya. Hindi yan maganda. Ganun. Sabi ko. Kasi sabi ko, marunong ba itong bata ito magsaw-saw-saw-saw? Sa akin pala naman. Sa akin nagmana. Kahit soup, isaw-saw niya yung mga pagkain niya doon. Kasi ako kapag tsokolate din, yung galing sa fridge na tsokolate, di ba matigas yun? Saw-saw ko dun yun sa kape para malambot siya. Kaya yung alaga ko din, nagkukupya sa akin. Ay, naku naman, ano ba naman to? Kinukupya pala tayo ng bata, hindi natin alam. Natawa talaga ako. Ay, naku. Ay, kinukupya lahat yung ginagawa ko. Pati yung mag-garden, kupya din niya. Ay, naku, lahat halos ba kinukupya niya? Ano-ano na lang ginagawa ko. Yung maglinis ng pero
Ang kinatatakutan nyo yung vacuum. Yung ingay ng vacuum. Ah, iyak lang iyak yan. Hindi siya makakopya doon. Ay, matawa lang ako. Sa lahat ng ano ko kasi. Nanganak ako. Hindi ako nakapag-alaga ng bata, no? Yung anak ko. Hindi ako nakapag-alaga. Kasi noon sa resort ako nagtratrabaho. Itong resort ng amo ko din. Kinuha na lang nila ako dito. Napunta dito sa bahay nila. Ay, gusto ko naman para makapag-relax din ako. Kasi sa resort, yung daming trabaho talaga. Grabe. Hindi ka na makaano. Dito maliit lang yung... yung ano niya place, hindi yung maliit yung place, yung ano niya eh, kasi kapag sa resort niya malawak talaga, no, punta doon na parang runner na talaga ako doon sa resort, pero dito okay na. Sa ngayon gusto kong umuwi, pagkatapos hindi naman ako makapag-uwi kasi barko kasi yun eh, banda sa ano, Sambuanga City eh, dito sa Sandakan patipad Sambuanga, 9 hours lang. Eh, malayo naman kapag magpunta na naman ako sa ano, sa Kuala Lumpur, mag-flight doon. At pagkatapos ang mahal naman, no? Kahit sila na yun ang magpamasahe, mahal din kasi punta pa ako sa Manila, ako na nun pamasahe punta doon sa Buangga, ang layo no. Direct. Sabi ko ay nako. Ang hirap talaga kapag ano, ganitong sitwasyon ngayon, no, yung may ano, alam mo na yung yung germs na kinakatatakutan ng lahat. Ay, nako. Hindi ko na alam talaga. Saan ako pupunta? Gusto naman, gusto makapag-relax, pero ito. Dito pa rin. Lumalaki yung mga bata. Wala ako. Buhay OFW. Ganito talaga. Yung... Lahat-lahat na, pero hinahanap ka pa rin ang mga bata, no? Kahit lumaki sila, nawala ka sa kanila. Kinakailangan talaga yung nanay. Dalawa kami sa asawa ko dito. Nagtatrabaho. Isang kumpanya lang kami noon. Eh, ngayon, wala na kasi... Panahon na wala nang ano eh, turista. Siguro ngayon, nag-o-open na naman din sila kunti-kunti, nagbumabalik sandali, dahan-dahan. Eh, wala na eh. Lumalamig na yung kape ko. Dal-dal ng dal-dal. Yun lang ang sasabihin ko sa inyo, basta. Ngayon lang ako natutuwa kasi sa bata. Hindi ako nakapag-alaga ng bata noon eh. Ngayon lang. Kasi wala pa yun ano, yung mga anak ko. Dami naman itong ano, nag-PM-PM dyan sa Facebook, lumalabas ito sa screen ko. Kumusta naman kayo dyan? Ito ko. Daladal ng daladal. Ay, so, dyan muna lang tayo, no? Ewan ko anong gagawin ko na naman ngayon. Wala sa mood. Inantok pa. Dal-dal pa rin. Gugo lang tayo sa buhay habang may buhay, mahininga pa. Wala na tayong magawa eh. Ito na talaga, tao tayo. Pwede na magkaano din. Ano eh? Magkasakit, maging matamlay, hindi lang araw-araw na masigla ka. Mayroong time talaga na magkasakit, kaya kinakailangan alagaan talaga yung sarili. Mag-isa ka lang sa ano, sa ibang bansa, huwag mong asahan na alagaan ka ng amo. Sa akin, no. Wala sila. Hindi yan makapag-alaga sa'yo kasi ikaw ang aalaga sa kanila. Kung nandoon ka sa tabi ng pamilya mo, siguro maalagaan ka nila. Pero kung nasa pamilya ka din, iniisip mo din na
anong kakainin bukas, anong kapag bibili ng gamot, diba? Hirap, no? Hirap. Hirap talagang maging mahirap. Hirap maging mahirap. Ganun lang. Padali ang sinasabi ko. Hirap maging mahirap. Ito, nag-alaga ng ibang bata para may perang maiabot sa pamilya. Pero okay lang, kahit pa paano. Hindi naman ako umaangal kasi sanay na ako eh. Kinakailangan lang talaga na kayod talaga tayo dito. Huwag mag-isip ng ano-ano. Anong ginagawa nila sa pera mo, huwag mag-isip ng ganun. Kasi dyan ka magkasakit. Isipin mo na lang na bukas, sahod na, magbigay ka na naman doon. Tira ka din sa sarili mo, parang pangbili ng makain. May makain sa loob ng bahay, pero hinahanap natin yung sa atin, di ba? Kasi kapag sa atin, walang limit. Parang hindi ka nag-alinlangan kainin, ubusin lahat. Pero kapag sa amo mo, nag-alinlangan ka na ubusin mo yun, kunin, kuha ka isa o dalawa, tatlo, ganun na. Kaya mag-isip din kayo dyan, mga nasa Pinas, no? Yung mga tao na sa ibang bansa, hirap din sila. Yung iba nga magsabi, noodles lang sila palagi kumakain. O diba, no? Pagkatapos ibigay doon sa pamilya yung pera. Para makapagbigay sa pamilya ng pera. Kaya kinakailangan din talaga na double time or dubling kayod talaga ninyo. Sa akin naman, dubling kayod naman din kami. Pero may kapansana na yung isa eh, yung hubby ko, may kapansana na yung kamay niya. Hindi na makagalaw. Hindi na makagalaw kasi yung buto niya eh, nabali yun. Ewan ko ano nangyari. Na ano siguro na naulit siguro yung pagkabali na ayun. Hindi na makagalaw, ganyan na lang yung ano, kamay. Wala tayo kasi sakuna eh. Yeah. So, dyan na lang tayo nung magtatapos ang ating kwento-kwento. Shout out nga pala sa mga katimang ko dyan. Hindi ako nakapag-upload ng anong gusto kong gawin. Dal-dal muna ako. Dahil sa kape. That's all, folks. Bye-bye. Be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.